Next. Okay. Paano kapag ganito yung example? Example, number one. Kunyari, measure of Q is equal to 40 centimeter. 40 centimeter. Hindi pala question mark. Exclamation point na lang. So, ano ang measure ng QU? Ano yung measure niya? So, QU. Ano ba yung QU ito? QU. Ano yun? So, alam natin na ito ay 40. So, ibig sabihin, 40 divided by 2 lang. So, ang sagot ay 20 centimeter. E, paano naman itong kabila? Measure of RT. Yan. Ito lang, ganong klase lang yung mga activities ninyo. So, yung RT naman, dahil kasing laki lang naman, di ba, sa rectangle, alalahanin natin na, di ba, ang mga diagonals nila ay congruent. Therefore, 40 lang din yan. Okay? Next. Ayan. So, halimbawa naman, meron tayong angle na, kunyari, ang measure ng angle ADC. Ito yun. ADC ay 80 degrees. Okay. Ano ang measure ng angle CDE? CDE. Ano yun? So, alam natin na rhombus to. Ayan, ito ay isang rhombus. Kapag we are dealing with rhombus, alam natin na hinahati yan sa two equal na angles. Therefore, 80 divided by 2 ay 40 degrees. Ngayon, paano naman ito, itong kabila? Kung i-coconnect natin sa mga yan. So, alam natin na ang rhombus, meron din siyang perpendicular na diagonals. So, kung hatiin natin siya sa ganito. Alam natin na ito ay itong kabila 40, di ba? Therefore, itong kabila 40 din. So, kung ito ay 40, tapos alam natin ito ay 90. At kung ito yung tinatanong, kunyari, ang tinatanong ay ADC. ADC. Yan. DAC. So, dapat yung gitna yung angle. DAC. So, ano siya? So, ito yun. Ito yung hinahanap na yan. Yan. Therefore, pag-a-add din natin yung 40 saka 90. 40 plus 90 ay 130. Ngayon, yung 130, alam natin na ang sum, note natin, na ang triangle, ang sum ng angles niya ay 180 degrees. So, ibig sabihin, yung 130, ima-minus natin sa 180. Minus 130 is equal to 50 degrees. Therefore, ito ay 50 degrees. Okay? Oh, move naman tayo dito sa kabila. Paano kung yung ABD, measure of angle ABD ay, kunyari 40 naman ang binigay. Yun ang binigay. Ano naman daw ang measure nito? BAC. Measure of BAC. BAC. Ano naman yung BAC ito? BAC ito. BAC. Dito yun. So, ano siya? So, ang gagawin lang natin, alam natin na 40 yung kabila. Alam natin na 40 yun. 40. Tapos alam natin na 90. O di ganun din, katulad lang nung ginawa kanina. So, 40 plus 90, 130. 180 minus 130 is 50. Therefore, ang sagot ay 50. Okay? Tapos, patunayan natin. Nakuha natin kanina na 50 to. Nakuha din natin na 50. Alam natin, dapat equal sila.
Therefore, tama yung ating mga ginagawa. So, kung babalik tayo, kung alam natin yan, ano yung measure ng ADC? ADC. So, kung yun naman ang tinatanong, ano lang gagawin natin? Yung 40, dodoblingin lang natin. Alam natin na yung katapat niya ay equal sa kanya. Ito 40, ito 40, hindi pag dinoble 80. Dapat yung magkatapat ay equal kasi parallelogram. Next, sa square naman tayo. Paano kung walang given pero tinatanong na tayo agad patungkol sa square? Ano daw ang measure ng RMT? Gitna yung angle, di ba? Angle M, R, M, T. Yan. Ano daw yung measure niyan? Alam natin na perpendicular din yan, di ba? Kasi property ng rhombus ay naka-square din. Therefore, measure niyan ay 90 degrees. Paano naman yung kabila? Paano natin malalaman to, itong kabila? Itong ating kabila. So, alam natin na ito ay square, di ba? Alam natin na ito ay 90 degrees, tama? Kasi square yan. So, di ba hinahati yan ng diagonal? At di ba yung property ng rhombus ay hinahati sa dalawang equal parts? At pasok din kay square yan. So, therefore, yung 90 divided by 2 ay 45. Therefore, itong angle, ano ba yan? RAT, pwede rin TAR, yan, pwede rin ganun, RAT, ay equal sa 45 degrees. Okay? So, we're done.